Okay. So again, babalik tayo. Inflation rate now is 6 to 7%. Pero ang ibang probinsya 9% pa nga. Kaya dapat ang ating investment ay mas mataas sa inflation rate dito. Okay? Ang tanong sa bangko, ang pinakang safe na mag-invest, tama? Mali. Kung tama ang investment nyo, kung safe ang pag-i-invest sa bangko, edi sana lumalaki ang investment nyo dyan. Pero, kung pinaliliit ng bangko ang pera nyo, kagaya nga na sinabi natin, ang meaning ng inflation rate ay ang pag-devaluate or ang pagbaba ng value ng pera, ibig sabihin, natatalo kayo. Kasi, ang binibigay lang ng interest ng bangko ay 0.0025% savings kasi sir eh. Kapag time deposit may 1.5%, may 2% yung sinasabi mo sir. Okay? Pero talo ka pa rin ng inflation rate. So, saan tayo maglalagay? Sa mutual fund. Medyo mataas-taas. Depende sa mutual fund company, meron 6 to 7%. Okay? Stock market, an average 12% to 15%. Pero kapag long term ka, it can reach up to 25%. Long term ha. Yung sa Truly Rich Club na i-sponsoran ko, ituturo ko rin naman sa inyo. Sa BDO, kung nag-invest ka lang sa BDO 10 years ago or 8 years ago, nag-gain ka na ng 17%. BDO. Okay? Kasi yung pera mo, ginagamit nila pagpatayo ng mga kanilang branches. Diba nakita nyo, BDO dati, ano yan eh? Ano yan? Equitable? PCI? Nag-combine yung Equitable saka PCI. Tapos binili ni HMBC, naging BDO. Para lahat ng branches ng Equitable PCI, i-convert niya na lang ng BDO. Tapos ngayon, lumaki na lumaki yung shares ng BDO, nagpatayo ng mga buildings, ng SM, SMDC, etc. May pagpapatayo siya ng, dahil kinukuha niya yan sa mga tao din. Pera niyo yan eh. Pera natin. Okay? Pasok niyo lahat sa bangko, lahat ng pera niyo, sigurado, dadami lalo ang SM. Okay, stock market. Ngayon, business. 30 to 40%. Unfortunately, okay, 9 out of 10 businesses failed after 5 years. Yung iba, swerte na, 10 years aabot. Pero, sa 10 negosyo na magsisimula ngayon, sigurado, 5 years after, siyam dun, wala na. Okay? Pero malaki ang returns. Pero malaki rin ang risk. Okay? Ngayon, dito tayo papatol sa 100 to 200%. Wow! Ibig sabihin, sir, yung 10,000 ko magiging 20,000? Yes, in a matter of 1 week. Anong tawag dyan? Ito yung lahat na pumapatok sa mga seaman, OFW. Ang tawag dyan ay? Pyramid. Or scam. Yan. Yan ang iwasan nyo, sir. Yung mabilisang pera. Kasi lahat ng mabilisang pera, hindi pinaghihirapan, bumabaksak. Okay? Yan ang kulang sa atin lahat. Ay, doon, kikita ka doon. Doon ka lang mag-invest. Yan. Talk of, ano yung, walk of, ano lang yung tawag doon? Walk of, talk of the mouth. Oo na, sir. Bibigay pa eh. Oo. Tapos ituro na. Para ano? Yun. Sa una, 10,000, akin na. Babalik ko sa'yo, 20,000. Eh, umabot na ng 500,000. O, gagawin ko 1 million yan next week. Eh, syempre, 500,000. Mas malaki na to kaysa sa 10,000 na nag-start ka. So, itatakbo niya na yung 500,000. Wala siyang 1 million eh. Wala siyang 500,000 na makukuha eh. Okay? Pero, meron pang isa mas mataas. Ito, tumetrending to last year. 1,000, yung iba, 1,200, 1,300. Yung iba, 2,000. Okay? Grabe yan. Ang tawag dito, Bitcoin. Maraming scam din dyan.
99% scam. 95 to 99%. Actually, this is the future of money. Yan yung sinasabi ko sa inyo. If you want to learn more of this, you have to follow my YouTube, no? Joe Antequera. I can give you more, no? I can give you some links. Siyempre, for the benefits of others who are watching this video, no? You can always find a mentor, okay? And that's me. Okay? For you to save your hard-earned money to scammers. Kasi kahit ako, na-scam ako eh. Ha? Nawalan ako ng pera dito. Pero because of that learning, alam niyo yung mga ano na yan, mistakes na yan, yan yung tuition fee nyo para maging mayaman. Para maging successful. Matuto kayo sa mistakes nyo. Eh what if hindi na kayo magbabayad ng tuition fee? Gusto nyo ba yan? Ayaw nyo eh. Gusto nyo ba yon, sir? Matututo kayo ng natututunan ko nang hindi kayo nagbabayad o hindi kayo nai-scam? Gusto. Okay? Magbayad lang kayo, $1 sa akin. Makaka-attend na kayo ng seminar. Okay? Mabibigyan ko pa kayo ng free e-book. Gusto nyo ba yon? Gusto. Oh. Another $1. Remember that. O 100 pesos lang yon. Bibigay ko na yung inyong sample para sa sekreto ng pagpapayaman. Through my own experience and investment. Ako, nawalan ako, nanakawan ako ng mga 20,000, 30,000 dahil sa pagiging hype ko sa investment na ganyan. But now, I'm sharing this for the benefits of others. Para hindi kayo magkaroon ng mistake ng kagaya ko. Okay? So, iwas lang tayo sa mga hindi natin alam. Ang pinakang alam ko, itong stock market. So, kung mag-i-invest kayo sa banko, cross out na yan. May risk, ang risk din yan, no? Kasi bumababa yung pera nyo. Plus, may system glitch pa. Yung kagaya nangyari sa BPI, BDO, ano pa bang banko? Metrobank, RCBC, no? Ninakawan yung Bangladesh, di ba? Ay, sorry. Mimit na lang natin yun. Hindi kasama. Pero that's a fact. Diba? Nangyari naman talaga yun eh. So, sa mutual fund, banko din ang magbibigay niyan. Okay? Sa insurance companies, meron din. Sa insurance companies, meron din stock market. Doon din nilalagay yung ibang yung karamihan ng pera niya sa stock market. But, yung ginagawa nila na pag-i-invest, pwede nyo rin gawin. Ang tanong, kaya nyo ba? Meron akong paraan. Gusto nyo bang malaman? Yes. Na kayo na mismo ang mag-i-invest sa mga to, stock market, may sarili kayong business. What if sabihin ko sa inyo, nagtatrabaho sa inyo ang CEO ng BDO, CEO ng SM, CEO ng Robinsons, CEO ng SMDC, ng Ayala Land, ng Meralco, CEO ng Maynilad, ng Aboitiz Power. Yan yung mga company na yan. Yung mga, sigurado 10 years, 20 years, 30 years from now, nandyan pa rin. 20 years from now, gagamit pa ba tayo ng kuryente? Ay, may malamang, syempre. No? So, ibig sabihin, yun yung mga company na it will stay forever. Okay? Unless solar powered na lang tayo lahat. Okay? Eh meron naman tayong solar powered na energy pa rin. Malamang mag-evolve lang yan. Okay? Eh ang tubig. Lahat ba tayo kailangan ng tubig hanggang sa mamatay? So, ito stock market, madali lang matutunan. Gusto niyo matutunan? Yes. Eh paano kapag naningil ako? $1 lang ulit. Magbabayad ba kayo? Times 2 pa. O yan. On record yan ha. Willing daw magbayad ang mga OFW para matutunan nila ang pag-i-invest sa stock market. Tuturuan ko sila in just a matter of $2. That's 100 pesos. Pero wala na kong pera sila.
Wala ka na rin tsansa para yumaman. Pero ito para sa lahat to. Okay? I can always give you so much. But it's not free. Kasi kapag binigay ko ng libre, no, hindi nyo seseryosohin. Ay, wala naman akong investment dyan. Bahala na yan. Diba? Kaya ito, kailangan magbayad din. Kahit papano. But if you're willing, no, $2 lang naman. Napakaliit na halaga. Wala naman sigurong taong walang 100. Kahit nga pulubi, nakaka-100 sa isang araw. Willing daw sila. Mababait. Masunurin. So palakpakan nyo, mga future millionaires! Ay, mahina ang palakpak! Palakpak! So this is the new breed of seafarers. Godly Simantulungin millionaires. And I'm here to help you. Chief Simantulungin officer, born to serve you. Bam!